No, Nabi Blink Blink. What is Ramamatai? So we believe the Bible because archaeology, history, and the testimonies. It changes people. Daming criminal na pastor na ngayon, di ba? Yan ang pinakamagandang proof. So the Bible is our basis of everything that we are supposed to do. My favorite text class is here. Isaiah 8:20. Ito, matindi ito. Ito daw yung pinakamahalagang verse sa Bible. Hindi yung Sabbath, hindi yung Ten Commandments. Ito daw. Sabi ng iba. Pero lahat yun mahalaga. Ang sabi dito, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Okay, may tanong ako sa inyo. Anong pangalan mo, sir? Mikael. Ikaw ay taga-ano na ngayon? Morning View? Imperial? Oh, si Mikael. Alam niyo ba kung saan yung Imperial? Packet yun, di ba? Yan. May bahay din yung kami dun sa Imperial. Pag sinabi ko, papunta ako sa Nubali. Tapos sinabi ni Mikael, papunta si Sir sa Imperial. Yun ba ay contradiction? Kasi ibang direction, di ba? Yun ba ay according? Hindi, kasi nga kontra nga eh. Pag sinabi ko, papunta ako sa Paseo. Tapos sabi ni Mikael, papunta ako sa Paseo. Tapos sinabi ni Mikael, papunta ako sa Nubali. Yun ba ay contradiction? Hindi kasi parehong direction halos, di ba? Ang tanong ko, yun ba ay according? Hindi. Kasi kulang, di ba? I mean, ang ibig sabihin ng according, kung ano yung sinabi ko, dapat yun yung according sa akin. Yun yung sasabihin mo, sabi ni Sir Wingan. Yun yung ibig sabihin ng according. Yun ang basihan kung ano papaniwalaan natin. Sabi niyan, if they speak not according, pag hindi according sa salita ng Diyos, wala daw liwanag ayon sa Tagalog. There is no light in them. So, kung ano yung iniisip natin, pero may sinabi ang Diyos, pag baliktad, sigurado natin, kontra. Pero may mga sinasabi rin tayo minsan na iniisip natin. Kung may iniisip tayo, tapos hindi according sa Bible, sabi dito, baka mali. Kasi, ganyan si Satanas, hindi niya sasabihin lahat. O dadagdagan niya, para mabago. Kasi sa great controversy, ang question, sinong masusunod? Di ba? Sabi ng Diyos ganito, pero sabi ni Satanas, ganito na lang. Mas magaling ako sa Diyos. Di ba? Lahat ng gusto ng Diyos, gusto niyang baguhin. Yan, yung accordingness. So, ganun yung basis natin. Lahat ng nandito, number one pa lang to, lahat ng nandiyan sa ilalim, kailangan niyo lahat yun according. Hindi lang basta hindi kontra, kundi dapat siya, sa Tagalog kasi sa Tagalog na Bible, ayon. Dapat according. Di ba? Hindi sobra, hindi kulang. Kung ano talaga yun na dun, kasi yun yung malalaman mo kung itong Isaiah 8 kasi na to, ito yung mga false prophets at saka true prophet. Paano mo malalaman kung false o true? Dapat kung true siya, according yan. So yan ang basis ng lahat ng beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Yan. Official. Yan. Katulad nito, ito naman, Trinity. Wala sa Bible yung word. Pero yung idea nandun, di ba? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kasi sabi ng in creation, let us create men. Us pala yun, di ba? Plural siya. So nandun yung Holy Spirit, God the Father, and the Son. So, sabi rin sa Matthew 28, go ye therefore, baptize all, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, mahirap ma-explain, kasi there is one God. One, bakit tatlo, di ba? Kasi ang Diyos hindi magkasya sa mathematics. Di ba? Ang laki-laki ng Diyos, hindi siya magkasya sa mathematics, hindi natin ma-explain. Bakit there is one God, pero there are God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Minsan binabanggit
God the Father and Son lang. Minsan ginamit Holy Spirit and Father lang. Pero pag tinignan natin yung buong Bible, kasi sabi dito sa number one, all scriptures dito sa ito, class. Paano natin malalaman ang ano, kung anong gusto ng Diyos? Babasahin natin yung Bible. Pero may, hindi lang isang verse. Kung gusto mo malaman yung kabuuhan, basahin mo yung all. Ayun, no? Kasi minsan, pagbasa mo dito sa part na ito ng Bible, bakit sabi dito ganito? Dito sa kabila, bakit sabi dito ganito? Diba? Parang kaliwa at kanan. Pero pag tinignan mo lang